Dito sa video ito mga kababayan, talagang grabe ang panggigisa na ginawa ni Karen Davila. Parang ginisa si Abante. sa house sila yung mga nagkikisa, pero dito nagisa siya kay Karen Davila, at marami ang bumili dito kay Karen Davila mga kababayan sa ginawa nito kay Abante. Isa pa ito, no? Sayang, no? Nangangarap ka ng salita ng Diyos, pero sorry naman, nakakaalam kung nasasabi ka ng totoo, hindi. At tanging Diyos lang naman nakakaalam kung talagang ikaw ay nasisinungaling o hindi. Pakinggan natin itong video ni Giorgio de Guzman. Kennedy na doon, that I force anyone, or we force anyone, to sign any affidavit in exchange to favors or the possibility of promotion. And that is what I said in the media, Karen. All right, but this is the point, Representative Abante. Wait, I won't let that go just yet. What is your business? And Dan Fernandez's business speaking to a resource person. Why would you do that? We was actually a classmate of Colonel Garma. And Colonel Garma asked us if we can talk to Colonel Giraldo because he has something to say. So, you know, nagano naman kami, okay, we talked to him. But what you did was wrong. That immediately put color and bias into the resource persons. What is the business of two representatives speaking to a police colonel who is meant to be under oath, give his testimony? You should know. Yan ha, si Grijaldo under oath yan. Ha, nagbigay ng testimony dyan sa Senate. So, diyan sa house, yung mga resource person nag-under oath din yan bago magbigay ng kanilang statement. Ngayon, sino ang mas kapani-paniwala? Parang nag-under oath yan si Grijaldo diyan sa house tsaka sa Senado. So, ibig sabihin, sa kanila, nag-oath, pero lumalabas din nagsinungaling si Grijaldo, parang ganun. Sa Senado, ganun din kasi ang gusto nila palabasin eh. Pero tayo, naniniwala tayo na totoo talaga sinasabi ni Grijaldo. Miss Vergara, booking na sila sana magsabi na rin ng totoo si Garma, kaya siguro hindi nila pina-attend sa Senate, baka madulas or magsumbong. Yan nga, Ma'am Miss Vergara, hindi talaga nila papakawalan si Garma. Diyan natin ngayon malalaman na kapag hindi nila pinayagan na umaten si Garma sa Senate, ibig sabihin lang, may itinatago talaga sila. Ngayon, itong isang, ewan ko si Padilla, kasi si Padilla dapat makadalo din si Kerwin Espinosa, at kailangan makadalo rin yan. At yung iba pang mga resource person, kasi maraming mga resource person, mga kababayan talaga, na hindi nakapagsalita doon sa Senate kahapon. Dahil halos na natin yung Tatay Digong yung oras eh. No? For sure, next hearing, talagang pagsasalitain na rin. And sana, lahat ng mga naging resource person ng house, no? Lalo na mga official talaga na kung talagang may prinsipyo at iniingatan nyo nila ang kanilang sana magsalita sila ng magsabi sila ng totoo. Tularan na si Colonel Grijaldo na hindi natakot at magsabi ng totoo. Not have spoken with him. No, he was not under oath in the Senate, yes. But when we talked to him, we were talking to him in response to what Colonel Garma said. No, but in the end, he was going to speak in the quad. Yun yung reaction ng mukha ni Abante. iba yung mukha, reaction ng mukha yan kesa sa hearing nila dyan sa hubad ko. Yun yung reaction ng mukha niya sa tingin binapato siya ng tanong ni
Si Ms. Karen Davila. They are under oath in the Quadcom. Yeah. That's true. Yes. Yes. So why would you speak? Now the point is this, Representative Abante. Yes, do you in the lower house, do you all speak to your resource persons before they attend the hearing? Not necessarily. Not. In a way, is that the practice time, in the lower time, house? Is it the practice in the lower house? Sometimes. Hindi mo kaano yun, ha? Ang tanong kung bago ba sila mag-hearing, kinakausap mo lang yung mga resource person. And tingin ko, yun talaga yun, eh. Di ba, sabi nga ni Grijaldo, binibigyan sila ng script. So, ibig sabihin, mga kababan, before sila sumala sa, binibigyan sa kanilang script. Yun daw ang susundan, eh. Yung sinasabi ni Garma, eh. And for sure, mga kababayan, ganun nga talaga. Bago sumala sa Quadcom, sa Quadcom nila na yan, yung kanilang resource person, siguro in-orient muna nila. No? Yun din ang, yun ang tanong ni Ms. Karen Davila dito kay Atras Abante. Pero tingnan nyo yung reaction ng mukha ni Abante, no? Mukhang hirap na hirap siya sagutin. Ang hirap kasi talaga, mga kababayan, magsalita ng kasinungalingan. O, ang hirap magtago ng kasinungalingan. Pansinin yung mukha ni Abante. These resource persons would request us to talk to them privately. Bakit napapansin ko ngayon parang itong mga kinamumuhian natin, bakit parang nabibilib na tayo ngayon? Sabi ko nga kahapon nung nanonood ako dyan dito sa ABS-CBN, ang daming Duterte. Not to mention, bias media, kumbaga, itong mga, like kahapon, Coco Pimentel, Jingo Estrada, tapos ngayon si Karen Davila naman. So, we give them some time so we could be able to talk to them privately. But the thing is this, forcing anyone to... Sa akin naman, kung ako resource person, bakit kailangan ko pang kausapin itong mga ito ng privado? Diba? Isasalang din naman ako sa diba? Sa tingin ko, hindi naman ganun ka anong utak ng mga resource person nila kasi may mga, nag-aral yan sa academy. Diba? Alam na rin nila sigurado ang kanila sasabihin kung sakali man na may mga itatanong sa kanila. Kalokohan niya na bago kakausapin sila ng privado para baka yun ang ginagawa talaga nila na bago isa lang, kinakausap mo na ng in private para turuan ang mga sasabihin. Diba? Baka alam yun, bibigyan ng script. Kasi kung mapapansin natin, lalo na ito si Boy Contempt, si Paduano, pag hindi niya gusto yung sagot tatakutin niya. Isa ka, nakakaisa ka na, susunod pa ha. Alam niyo, yung resource person, kinaano nila, tinatakot nila. Siguro, ni-expect ni Paduano na yung sasabihin ng resource person ay base doon sa script na ibinigay nila. Baka yun ang in-expect nila na isasagot sa kanila ng resource person. Kaya nagkakabuki nila. Magiging box office pa kaya ang kanilang Quadcom na yan? Make an affidavit that will tell them that speak lies to them. We don't do that. Wait, but he did not say you forced him to make an affidavit. This was his testimony in the Senate. Number one, he said first that Congressman Dan Fernandez put the paper he was holding in the table at sinabi yung paragraph na yun, yun ang affidavit. Sinabi niya, pirma mo na alam mo ang reward system. In other words, it appears yung mukha ni Abante, that you were not objective, both of you, that you were in effect influencing a resource person to corroborate Garma's testimony. No, we're not. Accusation, we're not influencing him.
Talaga? Sigurado ka? Sigurado ka, Congressman Abante? Eh, yung sinabi kasi ni Grijaldo, talagang 101% na kapanipaniwala. We're just asking him because it was Colonel Garma who actually told us, can you please talk to Colonel Grad because he's my class. Regardless, yes, this is not the point. I think the point is, did you speak to our reason? Hindi makasalita si ano ha? Para siyang nagmukhang puny, nagmukha siyang pipitsugin dito. Pero doon sa Quadcom hearing, kala mo kung sinong siga. Dito hindi siya makaano kay Karen Damil, hindi makasalita. Resource person, two representatives, a resource person in private without his lawyer. Did you... Tingnan niyo yung mukha niya dito, mukhang kawawa oh. Mukhang kawawa siya diyan. Nagmamantika na yung noo niya. Nagmamantika na. No, there were two lawyers there. His lawyers. He could be able to call his lawyer too if he wanted to. Hmm? No, that's not the point. When you spoke with him, was he alone? Si Karen Tabila talagang parang gusto na talagang dikdikin si ano eh, no? Si Abante eh, no? Eh pag dito ka talaga napasala kay Karen Tabila sa bagay, hindi naman lahat na napapasala dyan na didikdik ni, ano, eh, ni Karen Tabila. Alam mo kasi pag isang tao kasi nagsisinungaling, may hirapan sumagot sa tanong. Pag puro kasinungalingan ng ano mo, eh wala talaga. Mahirapan ka. Ay kagaya ni Abante, hirap na hirap siyang sagutin yung mga tanong ni ano ni Karen Davila. And I'm sure na si Karen Davila alam niya talaga na nagsisinungaling ito si Abante. Base sa kanyang mga tanong. At ito nung si Abante, tingnan niyo naman itsura, talagang nagmamantika na nga raw, sabi ni ano, Jojo Guzman eh. Kulang na lang yata magprito sa ulo ng ano, sa noo ng sabi ni Liz Vergara, matras na si Abante. Wala na Abante. Sukul na sukul ka na ni Miss Karen Davila. The point is this, we did not tell... Anong the point? Paano namin alam na walang force? Hindi naman namin nakita yun. Correct. Di ba? We did not actually force him to make an affidavit. We did not force him to say that he agrees with Garma. All right? We didn't do that. We were just polite enough because they wanted to speak to us. We're just polite enough to be able to give them the room for them to say something. Okay. Another testimony he said in the Senate during that conversation, tinanong mo pa, o ilang taon ka na lang sa serbisyo, baka pwede ka bang general? Was there a part of the conversation that went this way? It's a lie. Kasuha niyo na si Grijaldo. Dahil sa ginawa ni Miss Karen Davil ng pangigisa sa medyo nakakahiya na sa part niyan. Kasuha niyo na si Grijaldo. Kung talaga nagsisinungaling si Grijaldo. So, ilang taon ka na sa serbisyo. Baka pwede ka pa maging general. Alam galing na offer eh, no? Alam niyo, ito ang sinabi dito eh, kasi criminal si Alex. Ang trato nila si kay Grijaldo ay criminal. Why would people, tiga why mo, would mukha, people believe a killer? Mukha ng guilty. Killer ha, killer. Why would believe that people killer? Si Grijaldo ay tinutukoy niya dito. But why would they believe this was highly inappropriate? The point is, Representative Abante is this. You and Representative... Alam mo yung nagmukha siyang nasa Quadcom hearing? Yung hiniring yung kanyang sarili? Yung ginisa yung kanyang sarili? Pumunta siya dyan kay Karen Davila. Nagmukha siyang ano eh, yung siya yung resource person.
na yung binubutata nila ng yung mga witnesses. Again, ganito nangyari sa kanya, karma. Senator Dan Fernandez put the results of the Quadcom in a compromising situation. Mukha ni Abante, galit eh. Inis na eh, yamot na eh. Oh. Gigil na kay Karen Davila eh. Diba niya? Napapahiya na siya eh. No? Siguro hindi na ito muli mag-guess dito kay Karen Davila kasi sa ginawa sa kanya. It affected the credibility by speaking to a resource person privately. I don't think so. I mean, we will still pursue the truth, and that is what we want to say. We want to pursue the truth on these things, and I don't think that people will just believe a killer telling lies in the Senate committee. Ganyan kayo eh, no? Talagang, ano, no? Iaano yun, no? Killer agad eh, no? Wala pa naman yata kayong talagang matibay na ebidensya. Ito si Grijalto ay may mga pinatay. Puro hearsay nga lang yung mga ebidensya nila eh. We don't believe that the previous government used killers to testify against former Senator Laila De Lima. That was believed. We're not talking about the previous committee hearings. We're talking about the hearing now. Okay, so my question is this. My question... Mukhang bad trip na si, ano, si Abante. No, Representative, if you're saying why believe the statements of a killer instead of yourself, why even use him as a resource person? If that's your argument. You said he's a killer. He shouldn't be believed. So why believe him in the Quad Committee hearing? We would like to find out. Yeah, di ba? Bakit ang isang killer, eh kailangan pa nilang i-ano dyan sa Quad Com nila kung killer at hindi naman sila naniniwala doon sa nag-statement sa Senado. Right? Plano pa nila ipatawag ulit. So, ang point ni Ms. Karen, bakit kayo maniniwala kung si Grijalto ay isang killer? So, bakit pa kayo maniniwala sa sasabihin niya dyan sa Padco? Diba? Kung hindi rin naman sila... Kasi, ang problema kasi sa kanila mga kapagay, ginaano na nila eh, inaano na nila yung isang tao kagaya ni Grijalto na hinahatulan na nila. Puro hersey lang naman yung kanilang ano, yung kanilang pagkakaalam sa pagkatao ni Grijalto. Wala pa naman silang basihan talaga na kung meron akong yun nakarang hearing no, yung tungkol doon kay Mayor Perez na kung yung tao pareho lang ang tindig ng resource person. Tinukoy na agad nila na yun talaga yung bumaril yung kay, ano, kay Mayor Perez ng Laguna. Hindi naman nila nakita ang mukha. Pero yung tindig daw. At hindi ko alam po si Grijalto yun eh. Na pinipili talaga nila na yun yung resource person na bumaril yung kay, ano, kay Mayor Perez. Yun ang problema dito sa mga nato. Ngayon, eto, na siya, nasusukod siya ngayon kay Ms. Karen Davila. Dahil talagang gisadong-gisado siya eh. Hindi alam kung paano niya i-defend yung, ano, o hindi alam kung paano sasagutin si Ms. Karen eh. Halata kasi talaga eh, pagka nagsisinungaling ka. Hirap ka sumagot sa mga tanong sa'yo. Mahirapan ka sumagot. The truth. Ah! Why is it that Colonel Garma changed her statement? Ah! Why is it that Colonel Leonardo said that there is still a reward system? Hule. I mean, we would like to find it on the truth. Okay? Now, I just said, okay, why would anyone believe a killer? But in our Qualcomm meeting, we invite everyone, we invite all the witnesses that would tell us the truth. On this. Now, if they will not tell the truth, they will still lie. It's up to them. We are here to investigate. We are not here to lie. At the end of the day, Representative Abante, why should the people believe now that what he told in the Quadcom hearing is true, that he knew of the reward system, and in the Senate, he would lie by saying that he was asked to confirm it. That is already expected. I mean, we know for a fact that anyone that would go to the Senate would perhaps
change their statement. That is already expected, Karen. But why would he do that? What's in it for him? He's a police colonel. He doesn't want a promotion. If he wanted a promotion, possibly, he would have stuck with the story that he knew of the of the reward system, given given the political environment today. But yet he goes to the Senate. Ayaw din paawat ni Karen Davila eh. Alam mo yun? At least nakita natin dito na itong si Karen Davila. Hindi ko lang alam ngayon ah, but nakita ko talaga hindi niya pinaporma itong si Abante dito eh. Marahil siguro nakikita na nila na ay parang huwad nga ito, no? Kasi as I have said, yung nagmanifest talaga yung kahapon, yung live kahapon ng ABS-CBN, nakita ko ang daming Duterte doon eh. Dito nakita ko dito talagang sinunog eh, binutata na yung Karen. Actually, they asked me to lie. I don't know, but perhaps he's there to protect the president. Perhaps he's there to just agree with the president, with the former president. You see, we really do not know. We do not know what is in the mind of any person. We expect that to happen. Okay, so you've denied it, so it becomes a he said, she said, in this case, he said. But at the end of the day, looking at your actions and Representative Dan Fernandez's actions, have you learned a lesson not to speak with resource persons before a hearing? Perhaps, Karen. Perhaps in that way, we were taught a lesson. Sa amin lang, you know, we are just giving them room. Okay? Walang anumang coercion dito. Walang anumang... So mahaba pa yan. I'm sure napanood na ninyo yan, no? Baka komento lang tayo dito kasi hindi nila talaga expected na ganun ang gagawin ni Colonel Grijaldo na ibubuking sila. So, hindi naman, wala namang batas na hindi ka pwedeng i-meet or hindi mo pwedeng having a meeting or conversation with the witness or resource person prior to the hearing or even in court trial. Kaya lang, nababahiran na tayo ng ano eh, yung magkakaroon ng influence, kumbaga, or magkakaroon tayo ng isip na ito ay may script, parang ganun eh. Di ba nga, prior to this, bago pa nagkaroon ng bistaduan na ganito, eh meron talaga tayong iniisip na may script na ginawa itong mga congressman. Yeah. No, antes pa lang naman, yun na rin ang tingin natin niya sa Huadcom ngayon. Meron talagang script na sinusundan. Lahat ng hearing nila dyan, basta patungkol sa mga Duterte, may script talagang sinusundan. Kagaya ng proposal budget 2025 ng OBP, may script. O, si BP Sara mismo nagsabi nun, ha, may script ha. O, narinig din natin sa bunganga ni Nicky po na let's stick to the plan. Ano pa? Itong WADCO na naobserbahan natin sa ginagawa ng mga kongresista na ito na kapag hindi nila gusto ang sagot, tinatakot nila ipapaset in contempt or worse talaga, ipinapaset in contempt talaga para lang makuha nila talaga yung kwan. Alam niyo, yung palabasin talaga nila, nagsisinungaling yung mga resource person, makuha nila yung sipatya ng mga nanonood sa kanila. Marami silang naluloko ngayon dahil dito sa expose ng ano ng PNP official na si Police Colonel Grijaldo, no? Sana yung iba na matauhan, yung ibang mga nakakaparoon din sa Huadcom na yan. Kasi pinagyayabang pa yan ni Abante na tinalo pa raw nila ang telenovela, sinusubay ba yan sila ng taong bayan, ano yun? Eh, puro naman kasi nungalingan eh. O kung hindi totoo yung sinasabi ni Grijaldo, sabi nga, dapat to sampahan si Grijaldo para magkaalamanan talaga eh, sampahan ang kaso. Ha? Pero mukhang wala silang gagawin action dyan, eh ipapatawag pa nila muli sa ano, sa sunod na Huadcom hearing nila. Ano? Gigisahin, kakausapin na naman. Ganun ba yun?
baka mamaya pinitil talaga nilang bumaliktad si Grijaldo at mukhang hindi naman niya iaano yung sinabi niya, mukhang hindi niya naman papawin yung sinabi niya sa Senado kasi nagsalita siya doon at ako naniniwala ako na wala namang tao sa likod ni Grijaldo na magturo na gano'n na sasabihin. Unlike yan sa Huwad Cook, hindi lahat ng pulis kagat sa promotion kagaya ni Torre. Iba yung na-promote ka dahil sa sabi dito mo pagsisikap. So dito kay Grijaldo, sa sinabi niya, nakita ko sa kanya na may prinsipyo yung tao siya. Yung nga lang, talagang pinasasama nita. Killer ang tao kay Grijaldo eh. Gaano nga ba talaga katotoo na ano, may ebidensya ba talaga sila na si Grijaldo ang may pinag-fight? Eh, puro hearsay na naman sila eh. Na ibinigay doon sa mga witnesses or resource person. So ito nang yung nagpatunay. Kasi kung tutuusin, pwede namang i-deny nila Abante yan at ni Dan Fernandez. Pero the mere fact na hindi nila ito dininay, they confirmed na nangyari nga talaga yung meeting ngayon. And for us, even Karen Davila, na alam naman natin na dilaw na dilaw, siya mismo galit na galit. Sinunog niya. So, kung si Karen Davila na alam natin na bias, na dilaw, siya mismo ay hindi niya tinotolerate yung mga ganitong pagmi-meeting, eh, how much more tayo, di ba? Alam mo yun, yung nanggaling mismo kay Karen Davila or sa mga bias media na kina-question nila yung ginawa ng dalawang ito, yun na yun eh. Yun na yung stamp. Yun yung nagpapatunay na hindi, mali talaga yung ginawa nila. And another evidence na ito ay totoo na meron silang ginawang influence. Nung tinatanong sila na kung kakasuhan daw nila si Grijaldo, hindi naman nila kakasuhan. Oo, wala. Nag-aalangan sila. Sasabi nila, hindi, hopefully na magbago ang isip niya, hopefully. Papatao pa nila muli sa pag-committee hearing. Wala sila sinasabi kakasuhan. Doon sa tanong, di ba, kay sa profile. Diba? Wala sinabi si Dan Fernandez na ako kay Senator Poco, ipatawag niya rin itong dalawa eh. Para magkaalaman talaga. Ipatawag niya ito si Abante at si Senator. Kasi nabanggit sila doon sa ano ni Juan eh. Kung pipilitin nila na ipatawag si former President Duterte at si Senator Batos, Bongo, dyan sa Quad Committee na, ipatawag din nila ito si Abante at si Juan, si Dan Fernandez. Para magkaalamanan talaga. Ito ay paninira lamang kasi kung ako yun, talagang kakasuhan ko. So ako ay therefore conclude na totoo talaga yung script, totoo talaga na script yung ibinigay nila kay Garma at gusto nila mag-corroborate itong ano, kaya mini-meeting nila sila. And nakita ko rin eh, yung kay Colonel Leonardo, na nung una talagang dinidepensa niya si PRRD, pero nung latter part, nung nakita ni Colonel Leonardo na kinontemp ni Kong Akop, yung si ano, yung isang polis, biglang kumambyo itong si Colonel Leonardo. So dito mo makikita, no, na talagang confirm na confirm, dahil akala nila mapapaisan, maiisahan nila or maano nila itong si Colonel Grijaldo. Pero salamat sa mga kagaya ni Colonel Grijaldo.